Yan o, eto daw yung mga bakas ng balang tumama dito sa tore. Dito nga pala sa kinatatayuan natin, makikita naman sa ilalim nito yung tunnel. Yun daw po yung tunnel na ginawa para nga pagtaguan kung halimbawa magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. So dito sir, sinunog. Inumbahan talaga sir. Actually yung nagtago dito si Commander Rambo pala no? Oo, yun ang nakalaban ng army. Daan ni kay para purpose makita ya yung safi ya dito sa bilong. Hala ito ko hala laro ko ni pang turi bene. 1964. Good morning mga ka-Saf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. So nitong mga nakaraang araw ay pinuntahan po natin yung mga barangay na nasa gilid mismo ng Agusan River. Ngayong araw naman, nag-travel po tayo papunta dito sa bahaging ito ng South Cotabato kung saan ay explore naman po natin itong bayan ng Tiboli. Yan. So nandito po tayo sa sentro nitong bayan kung saan dito makikita ang mga opisina ng gobyerno. Yan yung kanilang shopping center at iba pang mga negosyo na karaniwan na nating makikita dito sa sentro ng bayan. So isa sa mga napansin ko dito sa nadaanan natin mula General Santos City papunta dito ay yung kanilang malalapad na kalsada. Tingnan nyo naman, kung ikukumpara po natin sa ibang mga bayan dito sa Mindanao ay parang pangkaraniwan na lang po ito. Pero tingnan nyo naman po yung kalsada nila. Dinaig pa nila yung ibang mga lungsod na nandito sa Pilipinas. So bukod sa magandang kalsada, kapansin-pansin din dito yung kalinisan at kaayusan ng lugar. Ayos! Nakita nyo naman yung panahon dito, kabaliktaran sa panahon na nararanasan ngayon sa Eastern Mindanao at saka sa Eastern Visayas. So napakaswerte po natin at binigyan po tayo ng ganito kagandang panahon ngayong araw. Ayan, so ilang minuto pa lang tayo nagta-travel mula doon sa sentro ng bayan ng Tiboli. Narating po natin itong bahaging ito ng kalsada kung saan makikita itong tinatawag nilang Road to Forever. So tanungin natin si Sir, bakit tinawag na Road to Forever itong bahaging ito ng kalsada? Kung titingnan natin, parang ito na yung final road talaga na lahat ng barangay from Barangay Tudok, which is yung pinakamalayo na barangay ng Tiboli, followed by Dataldlanag, Salakape, Lakonun, and Yunumangas, and the rest, barangay Oblake Cebu, like Denlag and Lamkadi, dito dumadaan. Which is, nagkaroon na ng connection in between yung mga taga-bundok na minsan lang talaga makababa. Nang dahil din sa programa ng ating panggobyerno na yung tinatawag kong daan para sa sangkatauhan, sa kapuso natin, sa katribo natin, and din yung tulay sa pagbabago. Ayan, so dumaan po muna tayo dito sa barangay hall na itong barangay Lakonun kasi ito yung barangay na nakakasakop dun sa Abandon Palace. So dumaan po muna tayo dito sa barangay hall para i-record yung mga pangalan natin at mag-courtesy call sana kay Kapitan. Pero dahil nga sa may meeting pa si Cap kaya balikan na lang po natin siya mamaya after natin dun sa taas ng Abandon Palace. Okay.
Ayan, so double check po muna natin yung ating dadaanan kasi ang lalim ng bangim. Tapos, wow! Tingnan natin kung makakadaan yung sasakyan. Kaya? Kaya yan, kuya. Okay, so kaya naman daw. So buti na lang at may 360 camera itong Hilux at makikita po natin yung actual na posisyon na itong sasakyan. So matapos ang mahigit sa 20 minutes na travel mula doon sa sentro nitong barangay, ay narating din po natin itong bahaging ito ng Lakunon kung saan merong munting komunidad. Anong sitio to? San po sir, sitio Lamlatong. The word Lamlatong, it refers to the yung punong kahoy na tinatawag ng Ilonggo o Kristiyano dito na Bulan-Bulan. And then sa Tiboli is Latong. Lamlatong, pero ang original talaga na Lamlatong doon sa baba. Inadapt lang dito kasi dito nilagay ang community. Sa palibot nito, wala nang ganong bahay dito lang? Sa dito lang po, sa sentro ng Lamlatong. Bagamat hindi ganun kaganda yung kalsada papunta dito, pansin naman po natin yung ganda ng tanawin na natatanaw natin kanina pa. Mula sa mga ita-hektaryang taniman ng saging, sa mga kabundukang nakapaligid dito, talaga namang panalo o di kaya ay sulit yung pagpunta natin dito. Based to the history, sir, according to the municipal tourism before, nagkaroon ng labanan in between Nokom Group and the Tiboli Tribe na gusto talaga na nila na ibalik yung lupa sa kanila. Kasi yung lupang tinubuan nila, sinakop ng iba at ginawa silang alipin. Actually, yung lugar na natayo dito yung palasyo, pag magdating si Nokom, dyan sasayaw yung mga tribo, parang may program, dyan magtutugtog ng kulintang, lahat. And then yung dito tumatayo yung lookout para mag-check ng teleskopyo niya kung kumpleto pa yung mga baka. So ilang metro lang yung layo mula doon sa pinagparkingan ng sasakyan natin at narating na po natin etong bahaging ito ng abandonadong palasyo. So dito, dahil nga sa tagal na wala nang maitayo etong gusali, at sa dami na ng mga nangyari, kaya etong konkretong sahig na lang yung natira dito. Dito nga pala sa kinatatayuan natin, makikita naman sa ilalim nito yung tunnel. Yun daw po yung tunnel na ginawa para nga pagtaguan kung halimbawa magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Tara, silipin po natin yung tunnel. Wow, tingnan nyo naman kung gano'ng katiba yung pundasyon nito. Ito yung tunnel, sir. Meron din dito tagos sa kabila. Ito yung portal ng tunnel. At dito sa kabila. So dito, sir, sinunog o nilagyan ng apoy? Binumbahan talaga, sir. Actually, yung nagtago dito, si Commander Rambo pala, no? Anong grupo sila? Tibuli na. Tibuli. Yun ang nakalaban ng army. Nagkuha man ng process ng Philippine Army si Noko kasi ganito-ganyan. Nagrebelde yung tribo. Yun yung isang dahilan bakit nagkaroon ng Communist Party na tribo noong kapanahonan nun. Bakit nagalit sila? Bakit nagrebelde sila? It is because of the land conflict. Sa 1983, paggira, pagkuha ng lupa, nagulo na. Until such time na nagkaroon ng settlement. Doon lang nagkaroon ng kapayapaan? Nagkaroon ng kapayapaan kasi nang natingnan yung kaso na nagpile yung tribo, binalik sa kanila yung lupa. Dito naman banda, makikita po natin na nakatayo pa hanggang sa ngayon itong sniper tower. Tingnan nyo naman kung gaano kataas itong tore. Tara, akyatin po natin. Yan o, ito daw
yung mga bakas ng balang tumama dito sa tore. Ayan, so mula dito sa taas, makikita po natin yung mga kabahayang nakapalibot na dito sa tore. Mula doon sa dinanan natin hanggang dito. Maliban dito sa mga bahay, matatanaw din po natin yung napakalawak na kapatagan na sakop nitong bayan. Adaan namin eh, kahit para purpose makita ya, yung safi ya dito sa bilong. Hala ito ko hadalaro ko ni Bangam Turi bin 1964. Wow! Medyo nakakatakot siya kasi parang ramdam po natin dito yung pag-uga na itong tower. Pero ayon sa mga residente dito, ay matibay pa naman daw to at marami na yung mga turistang umakyat dito. Isa pa pala sa mga produkto nila dito ay etong native na kape. Yan o. So dito daw to galing. Manog. Lasang tableya na may lasang kape. Ang maganda dito, wala pa siyang halong additives na inihahalo sa mga kapeng mabibili natin sa merkado. Etong kabayo, yung pangkaraniwan ng mode of transportation ng mga tao rito. So, kaya kasi nitong makapunta sa kabila nitong bundok at dito at dun sa bayan. Kaya niyang umakyat kahit na walang kalsada tulad nito. Ano to, sir? Pwedeng masakyan? Hindi, sir. Hindi ba ako sipain yan? Hindi, sir. Subukan natin. Sinabi rin. Ano to, babae? Oo. Pag puti ba yung kabayo, babae yun? Depende, sir. Depende sa color yun, sir. Paano ba namin malalaman kung babae yung kabayo? Tignan mo yun sa, ano, sir, sa puwet. Yung sa buntot. May mga pagkakaiba ba sila sa lalaki? Hindi naman, sir. So, first time po nating nakasakay ng kabayo at dito pa tayo nakapag-try. So, hindi ko inaasahan na sasakay tayo ngayong araw ng kabayo. Sa 20 minutes naman na travel time mula dun sa abandoned palace at narating naman po natin etong Bakngeb Gonobong. Ayan, so ipapakita po nila sa atin kung paano nilang niluluto etong native na manok. Ano po yung tawag dito sa pagluluto nyo? Anok na luto, sir. Then meron sa mga ingredients, ito pong asin, then yung tanglad, yung isang ano bawing po. Wala pong magic sarap o kaya bitsin asin lang po. Yung iba nagtatanong po, bakit po sa kawayan wala namang tubig, paano maluto? So din yung kawayan po is fresh, then yung silbing tubig niya is yung kawayan po kasi nag-ano siya, medyo nag-moist siya. So yun na yung magluto sa manok na native po. So first muna, ilagay po natin dito sa loob ng kawayan ng manok. Be sure po na paglagay natin sa loob ng kawayan, hindi siya medyo ano siya, kasi pag medyo giit siya sa loob, hindi siya madaling maluto. So sa isang ganitong kawayan, ilang kilo ng manok o ilang piraso ng manok ng kasya? Kadalasan po, ang nanuto namin sir is 0.8 kilo. 0.8 lang po. Then, ang i-cover natin po dito, dahon ng saging. Be sure na mag-cover tayo ng daon ng saging kasi ako dito sa kanyang ano, para pang takip. Ito po, ready na tong ihain po sa apoy. So, hintayin na lang natin within 45 minutes, maluto na yan.
para malaman daw natin kung luto na itong manok, malalaman daw natin sa pamamagitan ng tubig na lumalabas dito sa kawayan. Pag wala ng tubig na lumalabas dyan, ibig sabihin, luto na. Tama po ba? At dito sa pagluluto, kailangan daw iikutin itong kawayan para maluto ng maayos yung laman nito. So matapos lamang mahigit sa 40 minutes na pagluluto, at eto na yung manok na niluto gamit ang kawayan. Wow! Manok niluto nyo!